Pablo! Saan ka ba nang gagaling na bata ka? Ha? Basang-basa ka na naman, oh! Magtututa training na tayo! Kung ano-anong ginagawa mo, suot mo muna to. Kasya pa ba to sa'yo? O kailangan na natin bumili ng bago? Walang budget si Dad. Ang hirap naman, oh! Ang laki mo naman, bebe! Dulong botones na yan, oh! Chikip na chikip na eh, oh! Oh! Chikip ba? Ha? Anong pagtagaan mo muna? Boss up, mga tropa peeps! Boss up, nandito na naman ako kasama ng makulit na si Pablo. Tignan nyo naman, magtututa training na lang kami. Basang-basa, naglaro. Saan ka pumunta? Sagot mo na. Sagot mo na. Sagot saan ka pumunta? Nakita nyo na? Yan, ang topic natin ngayon. Hindi nakikinig si Pablo. Paano mo nga naman itre-train ng aso na hindi man lang makapagbigay ng attention sa'yo? Ganito rin ba ang problema nyo kaya hindi nyo matrain yung aso nyo? Kasi kung saan-saan napupunta yung attention niya. Dinededma ka rin ba ng aso mo? To the training kasama si Pablo, Bebe P. To the training kasama si Pablo, Bebe P. Bebe P, hindi ka na bebe. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestres Zapanta. Bago mo sabihin yung sit down, bago mo siya i-command, kailangan marunong magbigay ng attention sa'yo yung aso. Ang dami kasing nagsasabi, Sir Les, sinusunod namin yung mga nasa puta training, kaso hindi talaga kami pinapansin ng aso namin. Eh bakit nga ba? Ilagay natin yan sa point of view na ganito. Kung halimbawa ikaw may kausap na tao, kapag hindi man lang siya makatingin sa mata mo, malamang sa malamang, hindi siya nakikinig o kaya nasa ibang planeta ang utak niya. Kagaya ng asong ito. Pablo! Pablo! Yun, tumingin. Oh, lika dito, come here. Di man lang siya makatingin, tas utusan mo, huwag mo nang asahan na bastang susunod sa'yo ang aso mo. Again, ang training principles ko based on communication. So meaning to say, the dog needs to be able to communicate with you. Ibig sabihin, kaya kong magsabi ng sit, ng down, ng kung anong commands, or I can ask for a certain frame of mind. But ang simula nun is kailangan niyang magbigay ng attention sa akin. Ngayon, ituturo namin sa inyo ni Pablo kung paano makukuha yung attention niya. Ipapakita lang ni Inka sa inyo yung matinding focus niya. Ikaw, ito ka na naman. Silang dalawa, grabe na yung tumingin sa mata ko. Di kagaya ng isa, tingnan mo. Pag ako sumutsot, tingin agad yung dalawa. Yung isa, delayed. Ulitin natin. Yun, buti naman. Sumunod. Lalagay ako ng konting movements. Ayan, yan, yan. Nanghingi na ako ng attention dun sa mga aso ko. Yung isa, nandun sa malayo. Pablo, come here! Sit! Eto. Focus! Delayed na naman yung isa. Kala mo, hindi ako nakatingin sa'yo, Pablo, ha? Delayed yung isa. Gusto ko mabilis. So ngayon, ang plan natin is hayaan lang si Inka at si Pablo, si Lasco dito na may gawin. Kapag sinabi ko yung focus, I can get their attention as soon as possible. Focus! There you go. There you go. Kita niya? Siya. Ayun. Ayun. Yung bebe pinya. So, hayaan ko talaga silang kung anong ginagawa nila dyan. Because I wanna test their focus. Focus! Look at that! Look at that! Hey! Focus. Nakita mo si Ate Inka mo? Nung sinabi ko, focus. Ayan, nandito agad. Tingin agad. Hindi mo kung saan-saan. Kita mo? Kinakausap kita? I'm tumingin. Si Ate Inka mo, titig na titig sa akin. Parang akong pinakapogi sa buong mundo. Gayahin mo siya. Sa mga previous tuta training episodes natin or even sa tatang training or sa wolf cam episodes, laging sinasabi ang tatlong motivations ng aso. Food, play, and social contact. Si Pablo, nasa kanya lahat yun. Medyo may pagkapapansin. Gusto niyong kasama ng kasama si daddy. Tapos, matakaw. Tapos, malaro. So ngayon, gagamitin muna natin ang unang motivation, ang food, para makuha ang attention niya. Break ko ulit na maliit. Kita nyo? Naamoy na agad ni Pepe P. Hindi ko pa binibigay, ha? Ayan, pinapaamoy ko pa lang.
alam niya ngayon na meron akong hawak na treats na gusto niya. Pre-present ko sa kanya. Ayan. Kailangan mabilis yung timing ng kamay nyo pag-reward nyo. Kailangan the moment na tumingin siya sa mata mo. Ang attention niya ay nasa pagkain at hindi sa akin. Tinatry niyang kunin, no? Ayan, no? Hindi ko pa rin binibigay. So, ito. There you go. Pagkatingin na pagkatingin. So, mabilis dapat. There you go. So, ngayon, in-offer niya na yung pagtingin sa akin. So, mabilis yung reward mo. I-represent mo yung treats, tapos antayin mo na yung aso ay magbigay ng eye contact sa'yo bago mo bigyan ng reward. No-offer nung aso yung behavior, kaya mas gusto ko itong paraan na to. Pero, kung medyo mainipin ka naman ng konti na dapat naman hindi kasi nag-train ka ng aso mo, pwede mo rin gawin ito. Hawak mo yung treats, ilagay mo banda rito. I make a sound and then reward kapag tumingin sa mata ko. Pinaamoy ko sa kanya, diretso, papunta sa mata ko. Make a sound. There's the eye contact, matagal, bigay. Ngayon, hawak ko pa yung treats. Eventually, gusto mo mawala yung treats, kamay mo na lang. There you go, there you go. Hey, hey. There you go, good job. There's the eye contact. Yan yung dalawang paraan na pwede niyong gawin sa treats. Ngayon naman, gagamit tayo ng toy para makuha ang atensyon ng bebe pinyo. Excited ka kagad. Same thing, you present the ball. Pwede mong i-excite ng konti yan para magustuhan niya. And then, ilayo mo sa mukha mo. Nakatingin pa rin siya sa ball. Same thing ng ginagawa niya before na nakatingin siya dun sa food. So, ayan. Dito, makikita nyo kung magbibigay siya ng attention sa akin. Yes, yes. Ilalaro ko muna siya ng ganyan. Yes, 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 yes. Yeah. Ine-excite ko siya. Parang inaantok ang bebe pinyo eh. Ilalayo ko dito yung ball. Pero kailangan bumalik sa akin yung tingin niya. Hindi yung silip lang na gano'n. No? There you go. Good job. Good job. So, reward agad. Reward agad. Ask the dog to let go. Ah! So, ito ulit. Lagay ko dito. Kailangan tignan niyo yung mata niya. Ayun, bumabalik sa akin. Oh. Pero short lang. Kailangan gusto ko umaba ng humaba. Ayan, oh. Titig na titig sa bola. Titig na titig sa bola. Ang BBP. Pasulyap-sulyap lang si Pablo sa akin. Hindi pa siya nakakatitig ng mahaba. Lagay mo ito dito. Pwede rin naman. Ganyan. Okay. But now, gusto ko talaga dito. There you go. Bigay agad, subo agad. Agugulat ka, sinubo ni daddy. Yes, agugulat ka. Yes, syempre, konting laro, konting tag-tag, and then, next time, ituturo namin sa inyo yan kung paano tanggalin yung kagat-kagat ng aso. Gusto mo na ng toy? Gusto mo na ng toy? Hey! Hey! Good job! Good job! Good job! Ngayon, re-reward ko muna siya. Go get! Para magkaroon ng energy yung aso. So ngayon, eto naman. Praise lang ng kamay ang gagamitin natin. Test natin kung kukunin pa rin niya kahit na wala ako. There you go! Nakita niyo yung tingin niya sa akin. I reward with pat. Okay. I reward with patting lang. So, lagi niyong naririnig sa mga videos ko yung trigger control subject. Trigger yung bagay na nakaka-excite sa aso mo. Gusto niyang kunin, o kaya gusto niyang puntahan, o kaya ibang animals. Ngayon, ito yung triggers niya ngayon. Ball and treats. Trigger, control kayo, and then subject yung aso niyo. Ganyan yung pagkakasunod-sunod. Nasa pagitan ka, yung control ng trigger and ng subject. Kanina, naturuan na natin si Pablo na mag-pay attention sa akin, di ba? Using ball, using treats. Ngayon, te-testing natin kung mas magpe-pay attention pa rin siya sa akin kahit na siya yung mas malapit dun sa triggers. Halimbawa, merong gustong puntahan yung aso mo o kaya may urge siyang kunin, mas maganda na mag-pay attention muna sa iyo yung aso so that you can guide the dog and say, no, don't get it. O kaya pag may lalapit na ibang aso, gusto niyang pumunta agad, sumugod dun sa ibang aso para maglaro, titingin muna siya sa iyo,
to ask for permission because alam niya na lahat ng bagay na maganda sa mundo ay nakukuha pag tumitingin sa mata mo. Lagay natin na mas malapit. Ito yung treats iniwan ko and ball, okay? Shh. Hey! Hey! Pablo! Focus! There you go! Kahit na saan ako pumunta, okay? Dapat mas mag-pay attention siya sa akin kesa dun sa triggers. Good! Dahil hindi niya talaga kinuha, okay? Magre-reward ako sa kanya. Focus! Yun, bumalik! Yun, bumalik! Yun! Yun! Natututo ka na. Ngayon, re-reward lang kita. If you like this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Les Resepanta. I-click nyo na rin ang notification bell dyan. At kung meron naman kayong mga social media accounts sa Facebook at Instagram, pwede nyo hanapin ang The Pinoy Dog Whisper page. Thanks for watching this video. To the training! Kasama si Pablo. Bebe P! Bebe P! Hindi ka na, bebe!